Kamamigs and mga kabunso, meron po akong babasahin na sulat na galing sa Batanginya na ang ito ay para sa mamigs. So, let's start to read this. Sinalaysay, ito ang sabi, magandang araw sa iyo, Bibski 25. Isa po akong simpleng fan ng Mamigs at isa rin ako sa libo-libong tao na napasaya nila sa kapanahunan ng pandemya. Masakit lang isipin na napunta sa awayan at hidwaan ang kinagigiliwan nating lahat, di lang dito sa Pinas maging sa ibang bansa man. At habang tinatahak ko itong daan pauwi sa sunod na bayan kung saan ako namamalagi, bigla ko naalala ang kwento ng isang tindera ng tawilis sa at tilapia. Isang pagmamahalan ng dalawang tao na wagas at totoo. Ako man din ay naghihinayang dahil hindi nabigyan ng pagkakataon na lumigaya sila ng gusto. Naiyak ako sa kanyang sinabi habang kami ay nagkape ng kaping barako. Dekada na magkakilala ang dalawang mahal at glimo. Magkaibigan at magkasama daw minsan sa show na pinupuntahan nila. Kanya-kanyang mundong tinatahak. Okay rin kung magkikita, okay rin kung hindi. Taon ang lumipas, bumalik ang pagkamabutihan ng kanilang magandang samahan. Habang si Mahal ay masaya rin sa mga taong kanyang dating napupusuan. Si Glimo ay masaya rin sa babaeng naging karelasyon at na-inspirasyon, hindi nga lang nag-workout at baka hindi pa napapanahon. Nang magkasama na sila sa Marikina, sadyang malapit na talaga sa isa't isa. Araw-araw lumilipas, marami rin mga kaibigan si Mahal at lagi na lang lakwatsa. Nanotis ni Glimo na iilan sa mga kaibigan ni Mahal na hindi magandang impluensya. Payo o simpleng malasakit lang ang kanyang maambag. Muna dito dahil alam niya kung saan siya bandang tatayo bilang kaibigan nito. Hanggang dumating ang di inaasahang matagal na pandemya, lockdown dito, lockdown doon. Simpleng katuwaan na vlogging na pag-usapan nila. Naisip ni Glimo doon na lang sa tanawan sila para mas safe ang lugar at sariwang hangin para sa kanila. Para na rin maasikaso ni Glimo ang kanyang negosyo. Formal daw na hiningi ang pahintulot ng pamilya nito para walang problema. Dumaan ang mga araw, vlog at pamamasyal laging magkasama. Panatag na pareho ang loob sa isa't isa. Alam ni Glimo noong una pa na mahal na siya ni Mahal, pero ito'y hindi niya sinamantala. Malaki ang takot sa Panginoon, kaya ito'y hindi na intindi pa. Pero ang pagkakataon at panahon na mismo ang gumawa ng daan upang ito ay maisakatuparan, nakita ni Mahal na naramdaman na ito ang klase ng buhay ang kanyang matagal na inaasam. Dahil close na sila lahat ng problema at hinanakit ay kanyang sinasabi na kay Glimo. Mga past niya at mga pangarap, hinaing lahat-lahat. Naawa, habag at matinding malasakit na gawa ni Glimo sa kanya. Bukod pa sa mga vlog na atin daw nakikita, hanggang hindi nila namalayan na talagang sila ay nagka-developan na. Ang tumubong pagmamahal ni Glimo sa kanya ay hindi nito pinaplano, bagkus ito naramdaman na lang na hindi namalayan. Hanggang sila dalawa mismo hindi alam kung ano ang level dito. Basta alam nila na ito na talaga. Maswerte na pamilya ni Mahal dahil priority pa rin niya ang kapakanan at maayos na buhay. Ang plano ni Mahal sa kanila, bibili daw ng bahay sa mga kapatid niya
at tutulungan siya ni Glimo para maisakatuparan ito. May mga hakang na nga ang tanging saksi nito ay ang beach kung saan silang dalawa na masyal at nakadipatingin sa alon ng tubig na magkasama. Ganon din wish ni Glimo aayusin ang buhay ng mga pamilya nila bago nila tuluyang iwanan ang showbiz at handang harapin ang simpleng buhay na magkasama. Ayaw nila ipublic ang mga plano nila. Wish din ni Mahal na makasuot ng blue gown sana sa espesyal na araw niya. Tama ang sinasabi ni Mahal. Sana di magsawa si Glimo sa pag-aalaga sa kanya habang buhay na sila ay magtatandem na. Sa madaling salita, habang buhay sana silang magsasama na dahil natagpuan na nila ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Oo, meant to be na sana sila. Sa kanilang mga nakaraan, tanggap na lang dalawa. Mapalad si Mahal dahil may isang Glimo na handa magsakripisyo at di alintana ang sasabihin ng ibang tao. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Baka sinusubukan lang ng Panginoon kung gaano kahigpit ang kanyang pananampalataya sa lahat ng mga trials na dinadaanan niya at kung gaano siya katatag sa pagtanggap ng lahat ng ito sa buhay niya. Maybe may plano ang Panginoon para sa kanya. Kung kaya't kinuha niya si Mahal ng maaga, maybe higit pa siyang kailangan ng mga tao. Kailangan niyang tulungan, masakit rin ito sa mga Batanginyo, alang lalong-lalo na kay Glimo. Labis kaming nalungkot dahil hindi naramdaman ni Mahal ang malamig na hangin na Pasko. Pero ganun pa man, mananatili siya dito sa aming mga puso. So, yan lang po ang short story ng Mamigs na inikwento sa isdaan, sa tindera ng isdaan ng Taliwis. Napakasakit po para kay Bunso Migs ang nangyari na ito. Kasi biglaan talaga at ito nga, totoo nga. So, ang kailangan na lang po natin is supportahan na lang talaga yung gusto nila ni Mahal, yung charity donation vlog nila. At kaming Migs Molino Solid Silent Defenders, meron na po kaming naiipon at patuloy po namin yung susuportahan si Bunso Migs. At kailangan po namin yung approval ng Molino bago kami mag-move kasi ayaw ko pong maglabas ng pera na nilalilikom namin hanggat hindi pa naaprubahan ng Molino family dahil ayaw naming ibang tao ang makareceive nito dahil ayaw naming ma-scam na mapunta sa wala ang aming pera. So sana po pinakilig, pinaiyak ko kayo sa kwento na ito. Maraming salamat po. God bless everyone. Sulid Mamig, sulid Bunso. Salamat po. Bye.